Well, napaka sarap ng feeling, no? The feeling is really, really satisfying dahil ngayong hapon lang po nagpalabas na ang National Telecommunications Commission o NTC ng cease and desist order sa ABS-CBN na magsara na ito, no? Dahil sa ipinalabas kong video ngayong hapon ay salungat na ang ginagawa ito sa ating batas na patuloy pa sila na nag-operate kaninang buong araw. I don't know, hanggang ngayon yata patuloy pa sila nag-broadcast, pero that is in violation of the law, no? So at long last, no, pagkatapos po na medyo akala natin ay pipilitin pa ni Speaker Alan Peter Cayetano na mabigyan ng provisional authority, ay hindi po natuloy at nagwagi, no? Nagwagi yung ating mga pagsisigaw na ayaw na ng taong bayan na ipatuloy pa o bigyan pa ng panibagong buhay ang ABS-CBN, no? So kasi po may theory diyan, eh, no, sa mga historian, yung tinatawag na, yun po ang tinatawag na tipping point, no? Tipping point is konting galaw mo lang, tumba na yan, no? So ganyan po ang nangyari sa ABS-CBN dahil sa ang dami-dami nilang mga kasalanan sa taong bayan. It is not just to President Duterte, kundi sa atin po, sa inyo, no, sa akin, no, sa lahat ng mga naniniwala sa katotohanan at nakikita na ang ABS-CBN ay tagadala ng peking balita o fake news during the last several years, at kinakampihan ito, pinoproteksyonan ang interest ng mga mayayaman o yung oligarchy, no? Kanina lang eh may nagme-message pa sa akin, sabi niya hindi mo kaya yan, no? Napaka powerful ang ABS-CBN, napakaraming pera, napakaraming koneksyon, no? At hindi yan basta-basta lang mag-surrender. Kaya po kanina kung nakita niyo na yung video ko, no, pinalabas ko kanina ng mga 5:30, ay actually nag-email ako kanina sa NTC at sinabi ko na ano ba ito, NTC, ang ABS-CBN ay hindi pa sinusunod yung batas, no, at patuloy pa yung kanilang operation. Sinabi ko sa NTC na ginagamit na dahilan ng ABS-CBN ay yung Memorandum Order number 0103-2020, no, na ilang beses na rin natin na pinag-usapan dito sa ating programs, no, sa ating video, both recorded and sa live stream natin, no, na hindi po sakop, no, hindi po sakop ang broadcast operations, kasi parang yun ang pinipilit ng ABS-CBN, na yung sinasabi doon na binibigyan ng NTC ng karagdagan na 60 araw ang mga kumpanya para sa na kailangan mag-operate at maintain ng telecommunications facilities, ay hindi po kasama doon ang broadcast operations. Dahil po ang tinutukoy, o ilang beses natin pinag-usapan yan, no, na hindi po sakop ang ABS-CBN sa usapin ng memorandum order na yun. Okay, so nagtagumpay po tayo, no, dahil actually kanina pa lang ay sana ilalagay ko na rin sa aking email, no, sinabi ko, okay, hingi muna ako sa inyo ng clarification dahil mukhang mali, no, mali yung pag-interpret ng ABS-CBN. So sabi ko, pahingi nga ng paglilinaw o clarification kung anong ibig sabihin nito, because sabi ko, sa akin po ang broadcast operations. Eh sumagot sila ngayong hapon lang na sabi nila dahil sa COVID-19 ay medyo matatagalan yung pag-reply nila o pagsagot sa aking email, no, tungkol sa coverage, no, ng memorandum order number 0103 2020, no. Eh kakatapos ko lang ma-edit, no, at ginoo ko na yung aking video, ina-upload ko sa YouTube, at biglang pumasok yung balita, no, breaking news na nagpalabas na ng cease and desist order, no. Sinasabi ko pa sa video na yan, panoorin nyo, no, kanina ngayong hapon lang yan, sinasabi ko pa na kung hindi titigil ang ABS-CBN pagkatapos ng
48 hours, 48 oras. Sabi ko, ay talagang hihingi na ako na mag-issue ang NTC ng CDO, no? O cease and desist order, no? Eh inunahan ako ng NTC, sabi siguro eh diyan naman tayo papunta eh, no? Itong sulat ni Mr. Boy Mejorada, eh diyan sigurado diyan papunta yan sa CDO. Di palabas na lang natin, no? So salamat po. Palakpakan po natin ang NTC dahil hindi po kayo nagpa-pressure kay Speaker Alan Peter Cayetano sa ilang mga congressmen diyan. Nabigyan ninyo ng provisional authority to operate ang ABS-CBN. Mabuti po at hindi kayo nag-succumb to the pressure, because sa sinabi ko na rin na kung binigay nyo yun, no, kung nag-giveaway kayo sa ganung mga usapin na bigyan nyo ng provisional authority, ay sigurado po graft case, no? Graft case po ang harapin ninyo, no? At isa ako doon sa magsasampa ng kaso. Mabuti naman at hindi na kinailangan na dumating sa punto na yon, no? Dahil ito na nga, meron na pong CDO. So this is a victory for the Filipino people, no? Sinasabi ng ABS-CBN, in the service of the Filipino people, pero alam na natin lahat, bistado na natin lahat, it was never for the service of the Filipino people. It was always for the protection of the interest of the oligarchs. Pinoproteksyonan po ng ABS-CBN ang kapayapaan, no? Kapayapaan ng mga Lopez at mga partner nito sa negosyo ng mga mayayaman. Salamat po, NTC. So, just before nag-umpisa ako sa ating live broadcast, sige pa, no? Patuloy pa yung TV patrol ng ABS-CBN. Pero siguro, mag-goodbye na lang, no? Bigyan natin ng pagkakataon na mag-goodbye naman, no? Kawawa naman na hindi man lang sila makapagpaalam sa kanilang mga tagahanga po hanggang ngayong gabi na lang, no? Para po hindi na po kayo magpa-violate, hindi kayo magsasalungat sa ating batas, no? You do not continue to violate, because right now your operations are a violation of the law, no? So huwag niyo lang dagdagan ang kasalanan niyo, no? Pwede kayo sigurong patawarin, sabihin na nagkamali lang kayo ng pag-interpret ng memorandum order na pinabanggit ko. Okay?